Kendo. Subscribe, press the button below, ask questions, or even suggest topics. We'll learn together. Nakat po namin kanina yung Andres Bonifacio. Grabe pa lang. Ang kurtina. Grabe pa lang. Ang ganda. Ay, kay Emilio Jacinto. Ako yung kay Emilio Jacinto. Opo, ang pogi. Alam mo yun, ang pangi na. Ano ba? Ang pangi. Oo, ano ba? Puro obstruction yan dyan. 116 buildings. Ha? Ganun karang structure nandito. Kaya yung likod ng Cartilla, ni Andres Bonifacio yung Cartilla, yun ang Taytay Island. Puro taihan yun. And what's ironic about it, how far is it in my office, as local chief exec? Speed away. Yes. Then how can we govern the entire city of Manila if we cannot govern in our backyard? Ewan ko, minsan logic lang eh. Kaya sabi, tinatanong ko siya, saan ang galing? Yung eh, galing ka sa basurahan, o puro kalugmo ka ng kapatahan mo. Hindi, logic lang ang pinahihirap ko. Paano ko, how can you have moral ascendancy to ask every Manilayan, uy, pwede ba mag-isuyo? Renunisyon nyo naman yung tapat nyo. Eh, tapos sabi sa akin, ano? Mr. Mayor, eh, yung tapat mo, hindi mo malinis, kami pa yung tapat namin. Hindi ko ba? Yeah. Eh, yun naman yung akin. Kaya, misal logic lang ang pag-gobyerno. It's not even a rocket science. And Mayor, how do you foresee Manila after your term in the next 5 years? Well, I just want to make Manila. There's no guarantee that we will be successful. Mm-hmm. But sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, I would rather try and fail than fail by not trying at all. So if there's no guarantee that we will be successful, what is our minimum guarantee as people of Manila? Well, Manila will be different in the next few years. Different in our hearts, physically, economically. We wanted Manila to be vibrant again. I remember we are the capital of the country. Yes, yes. Where Manila goes, the country follows. That's what they're saying in the 60s. At least now we're number one. We're number one out of 17. Pag dito nagsimula sa baba, number one. Tailender na kami sa Metro Manila. DILG record yan. Sakit, ano? Napakasaklap. Mayor, ito, I want to ask you. Sige. You are the first politiko leader probably na nakapwesto, pero kayo ang unang politiko nakita in media at totoo naman nakikita pa rin na, uy, tulungan niyo ako mamamayan. Yes. Uy, tulungan niyo ako, hindi ko kaya to. Yes. Hindi katulad nung traditional o yung dati na, oh, sumunod kayo. Ito, humingi kayo ng tulong. Doon po sa mga taga-Manilenyo, ano po yung, maraming beses na ito narinig, ano yung hinihingi niyong tulong sa mga mamamayan ng Manila? Ang katagumpayan ng anumang uri ng pamahalaan sa magdago ng mundo, ang tanging susi ay ang mamamayan. Ang batas na dyan, nasa libro. Babasahin mo lang. Maaring may mga mabubuting politiko o leader, ipinatutupad ang batas. Eh, ganun pa rin. Bakit? Eh, kung hindi naman susunod ang tao. Kaya ang hinihingi ko, pakikiisa. Ang hinihingi ko, pangunawa. Ang hinihingi ko, kusa. Magkusa tayo na magmalasakit. Makiisa tayo sa mga bagong programa o polisiya. Baguhin natin konti yung mga nakasanayan na. Kasi ang nangyari sa atin, kung ano yung abnormal, dahil nakasanayan na, naging normal. Kaya hindi ko ibig sabihin, eh, 20 years na ako dito. Eh, hindi, ano na ako dyan? Eh, ganyan. Okay. Eh, pagka ganyan na ganyan. Sasabihin ko naman yung sinabi ni Einstein. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Eh, bakit ako
sabihin niya na tulog ako ng alkalde. Ayun yung paniwala ko. Na kapag ang taong bayan nakiisa, nagkusa, nasunod, tumutulog, tingin ko, mas maraming mayor ang Maynila. We can be a mayor on our own. A mayor should care. Mayor should lead. Mayor should envision. Mayor should do things favorably to his fellow men. Now, you can be a mayor in your community. Lahat pwede maging mayor. Pag hindi taga Manila, ano po ang mga... Pero you're welcome here. I hope yung mga simpleng bagay na sinasabi ko, na kapag nandito sila, tatawid sila sa tamang tawiran. O yung kanilang mga plastic na ginamit sa candy nila, is ilalagay nila sa bulsa nila, ilalagay nila sa tamang sisidlan. No, susunod sila sa mga batas trapiko. Mga simpleng bagay. Mga alituntunin pinatutupad sa kalye. Ah, malaking bagay na sa amin yun. Pagka yun ay ginawa nila.